antara nan Dios dito sa lupa, Jeremiah 7:4, huwag ninyong dayahin ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Nang ilabas ng Diyos sa Egypto sa pagkalipin ng bayang Israel ay sa tabernakulong tolda na nakikita at nadarama ang presensya ng Diyos. Mula sa pamumuno ni Moses at hanggang sa maging hari si David, ang toldang tipanan na ito ang naging tahanan ng Diyos dito sa lupa at ang templo sa Jerusalem Judea sa panahon ni Jeremias ay ang unang templo ng Diyos na ipinagawa sa panahon ni Haring Solomon na anak ni Haring David. Ang templo ito ay napakaganda at sentro ng panambahan, pananalangin at tagumulan ng lahat ng mamamayang Israelita noong unang panahon. At halos 7 taon ang ginugol ni Haring Solomon para matapos ang kamangamangang templong ito. At ang templong ito sa lumang tipan ay ang tahanan ng Diyos dito sa lupa na nakatayo sa bundok Moriah o bundok ng Sion. Nang ihandog sa Diyos ang unang templong ito, ay bumaba ang presensya ng Panginoon at halos hindi sila magkakita sa kapal ng ulap sa loob ng tahanan ng Diyos na ipinadama ng Panginoon ang kanyang presensya. Ngunit nang sa mga huling araw ni Haring Solomon nang lumamatay siya, ay napawalang halaga ang tahanan ng Diyos. Maging sa panahon ni Jeroboam, sa panahon ni Jeroboam, ni Abiham, si Haring Asa, lalo na si Rina at Talia ay nasa launa ng lubusan ng templo ng Diyos. At si Haring Akas ang pinakamasamang hari ng Israel at si Haring Manasseh ang pinakamasamang hari ng Juda na magkapatid sa lahi ay ganon din ang ginawa. Nasa launa nila ang anyo ng panambahan lalo sa templo. Kaya sa panahon ni Jeremias at lahat ng propeta ng Diyos noon ay humula na ang templo sa Jerusalem ay hindi nakapagliligtas kundi ang Diyos lamang. At nag-iiba ito ng mga pagano'ng hari. At sa panahon ng pananakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay lubusang nawasak ang templo sa Jerusalem. Sa panahon ng bagong tipan, may templo sa Jerusalem na ginugulan ni Herodes ng malaking halaga at sariling pera. Ngunit hindi niya makuha ang tiwala ng mamamayang Israel dahil hindi siya purong lahing Israelita. At ang templong yun ay nilinis mismo ng Panginoong Jesus at inita niya, ang aking bahay ay bahay dalangin na niyo ginawa niyong pugad ng magnanakaw. At mismo ang Panginoon ang humula na ang templong kanyang nilinis ay gigibay ng Roma at wala kahit na pirasong bato nito na may matitira. At nangyari yun makalipas ang 70 taon ng bumawa sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Sa pangungunan ni Titus ng Roma ay simulog nila ang templo at sa pag-aakalang may binto na nakatago sa mga pader at nakabawas sa saig ng templo ay binakbak nilang lahat yun at walang itinira. Si Apostol Pablo ay may turo na ang tahanan ng Diyos sa kasalukuyan na hindi ang templo yari sa bato at limang gusaling yari sa material na bagay kundi ang katawan ng isang mananampalataya ni Jesus Kristo. Ang taong ay pagkakilala sa Diyos ay tahanan mismo ng Santong Espiritu. Ikaw ako tayong lahat ang nais ng Diyos ay maangkin na kaniyang tahanan. Nais niyang maging kaniyang pag-aari at instrumento at sentro ng kaniyang kabanalan, kadilisan. Ang aktwal pa rin ni Apostol Pablo sa ating pagsamba ay ang buong malinis at banal na katawan natin ito ay maging alay sa Diyos, Roma 12:1-2. At ang ating katawang lupang ito ang nais ng Diyos, ang Santong Espiritu, na maging kanyang tahanan dito sa lupa na hindi niya iiwan. Halina't na tanggap mo ang Panginoon sa Kristo para makapanahanan ang Santong Espiritu sa iyong katawan, buhay at pagkatao. Sumunod ka sa panalangin na ito. Aming Ama, patawad ko sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang Panginoon sa Kristo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.
hanggang bukas muli, nais namin kayong mamasama sa paghahari sa kanyang salita. Purihin ang Diyos.